Ayan, kain na tayo. Naluto ko na yung kinalamansi na salay ginto. Ayan. Salay ginto, salay ubang. Salay-salay po, no? Iba tawag dito. Iba salay ginto. Ano? Yung may kulay dilaw siya na isda. Ayan. Ilagyan natin ng kamatis, sibuyas, tsaka syempre talbos ng kamote. Ayan. Tikman natin yung sabaw. Ako yung nagugas na ng kamay, ano? Hindi po ako makakain ng may kutsara kapag ganito ang ulam. Sarap. Asim-sim. Ayan, masarap po dito. May partner tayo na, alam niya, patis at sili. Ayan, durugin natin siyempre. Yung ating nakuhang mga sili, napakaliliit. Ano po? Wala po itong ano, di ko nalagyan ng siling panigang o ano. Wala naman akong available na ano. So, okay na yan. Ito, mayroon naman akong siling nakuhang labuyo dun sa likod. Ayan. Durugin na lang natin maigi. Ako, napakabangong. Maalinasaw yung amoy ng sili. Ayan, tapos na. Tapang. Sarap. Nasa mida ko. Apo nga. Yan guys, kain na tayo, no, mga kabinoy. Ito, nagluto tayo ng kinalamansian salay ginto, salay gubang. Hindi, ano. Salay-salay po, no, sa iba naman natawag yung salay ginto kasi nga meron siyang kulay parang gold yung isda na to. Napakasarap po nito sa kinalamansian. So hinaluan natin yan ng sibuyas at kamatis, pinakaluan natin na may kalamansi. Ang asim, sarap. At nilagyan syempre natin ng talbos ng kamote. So upisana natin, ano, kain na tayo. Syempre partner nito ang walang kamatayang patis na may sili. Ayan, pinigana natin yung sili. Ayan, yun ang masarap, no? Manatim yung sabaw. Ang sarap. Siyempre, ang ulo, sinisip-sip. Yun, nandun lahat ang lasa eh. Sarap. Ayan, kuha tayo na isa. Dito tayo makakain kapag meron tayong kutsara. So talagang ganyan lang tayo. At siyempre, sosaw natin sa patis. And then, kulay. Ang gala natin, baka may tinik. Matalas ang tinik nito, ha? Yan, ano ito? Lugan. Top. Gulay pa lang, asarap na. Paano na kayo? Napaka-simple yung luto pero napaka-sarap. Gulay nyo. Pinakuluan lang natin siya ng sabay-sabay. Hinihayo natin sa isda, kamatis at sibuyas. Lagyan natin ng asin, tubig, at saka yung pampalasa. Napakasarap po na kinalabasan. At healthy ito. Dahil wala po tayong ginamit naman sila dito. Diba? Mga pinangat. Ayan, masaba. Saka yung ano? Ano ba ito? Yung hiwas. Sa isda yung malapad. Masarap din po yung kinalaman sila. Paborito po ito na asawa ko. Nare-record niya sa amin. Ayun si mama sa mukbang. Ayan. Ako lang ang mukbang. Ayan. Pero gutom na rin sila. Nalalauna na. Ayan. Sile.
sarap. Tapos ako nagdadaling na malulit na tinik. Buti nakukuha ng kanin. Wala, yung tinik. Pag po ako ay na ng tinik sa lalamunan, kanin. Yan, sumasama naman siya. Dalamihan mo yung sobo. Para dire-diretso siya, bilogin nyo lang. Ayan, kaya 10 tipak. Lunokin para masama yung tinik sa lalamunan. Hindi maiiwasan talaga eh. Napakasimpleng ulam, napakasarap. Ayan. At healthy to. Dahil nga sinabi ko, wala itong ginamit na mantisa, walang binisa. Puro pakulo lang. Siyempre. Andiyan ang patis. Ayan ko, gustong-gusto nyo rin sa ulam na to, lalo yung mga OFW. Pag-uwi ng Pilipinas, malamang. Pisa to, sa i-request ng ulam. Diba yung minsan yung mga niluto sa daon ng saging lang, mga galunggong na maliit, pati papangat. So, maliliit na galunggong. Ako na pa. Ako yung talbo. Listed na kang kung mas healthy po yung ano yung talbos ng kamurin para sa kangkong. Pero para sa masilang masasmata. Okay na. Tanggalin natin yung pinek. Pag-iingat lang kayo ha. At matalas. Kalapin muna natin. Ang gaya ng mga dinik, baka mahalo nun. Oh. Thank you, Lord. Sama-sama sa halika. Gemot, ah. Makanin pa.